Okay. Hi guys. Ang lutuin naman natin ngayon ay chop suey. At ang ating mga gulay ay sayote, broccoli, cauliflower, carrots, young corn, bell pepper, cabbage, bagu beans. Siyempre, meron tayong bawang, sibuyas, at may kamatis. At ang ating gagamitin pampalasa dito ay chicken, chicken breast, at may shrimp. At ito guys, may crabbing corn na akong gagamitin para sa pagtubig natin mamaya. Yung crab and corn ang ating pampalasa. Okay! Okay, umpisahan na natin. So, papainitin muna natin ang ating kaserola. And then, lalagyan natin ng konting oil. Mas okay kung lalagyan natin ng konting butter. Pag mainit na guys, natin. Bawang, lutuin lang natin to mga 30 seconds. Pag medyo nagbabrown na yung ating bawang, sunod na natin yung ating sibuyas, onion. Okay, pag medyo nagbabrown na, lagay na natin ang ating onion. Sunod na natin yung ating kamatis. So, lagay na natin yung chicken. Lutuin na natin ito ng konti. Pwede natin lagyan ng konting patis para magkaroon ng lasa yung ating chicken. O, lagay na rin natin yung ating shrimp. Lutuin lang natin to mga 3 to 5 minutes bago natin lagay yung ating mga gulay. Kasama na rin natin, lagyan natin siya ng chicken cubes para maglasa na yung ating mga sangkap. Ngayon, ito na yung ating chicken tsaka yung ating shrimp. Lagay na natin ating mga gulay. Unahin natin yung carrot. Kasi medyo mas matagal ito maluto guys. Kaya inuuna natin itong carrots. Lagyan na rin natin yung ating sayote. Huwag natin masyadong patagalin guys. Kasi para huwag overcook yung ating gulay. Yung ating apoy nga pala, mas maganda low to medium lang para hindi ma-overcook yung ating mga gulay. Okay guys, sunod na rin natin yung ating cauliflower at yung ating broccoli. Ayan, ang ganda na ng itsura ng ating chop suey. So, lutuin lang natin ng konti. Lutuin lang natin ito ng mga 3 minutes, 2 to 3 minutes. Saka natin ilagay yung ibang sangkap. Okay, pwede na natin lagay yung ating ibang natitira pang gulay, yung ating bagu beans. At yung ating young corn. Lagay lang natin ng konti. Ayan. At lagay na din natin yung ating bell pepper. And pwede na natin ilagay yung ating mix kanina, yung crab and corn, para magkaroon ng sabaw. Ayan. So guys, adjust nyo yung sabaw. Kung gusto nyo mas masabaw ng konti, pwede kayo magdagdag ng water. Pwede natin siyang takpan muna. At antayin lang natin siyang kumulok. Mga 3 minutes.
Okay guys, lagyan na natin yung ating repolyo, yung ating huling-huling gulay, repolyo. Okay, after natin maluto yung gulay, mga 3 to 5 minutes, ayan, nakikita nyo guys, creamy na siya. So, pwede natin tikman at timplahan na rin natin ng salt kung medyo matabang pa. At pwede din natin siyang lagyan ng paminta. Okay, nakikita na nyo naman, half cook lang yung gulay natin. Ayan, okay. Kasi hindi maganda pagka overcook yung gulay eh. Ayan, kaya, ayan, low fire lang, medium to low. Tapos, checkin lang natin yung gulay. Pag okay na at yung lasa ay okay na, then eto na, luto na yung ating gulay, chop suey. So guys, pwede na natin itong ihain. Luto ng ating chop suey. Kain na! Ayan guys, kung nagustuhan niyo itong video na ito, pwede nyo naman i-like, i-share, and subscribe. Thank you guys. See you again sa susunod nating luto. Oh guys, kain na tayo! Ito na ang ating chop suey.